Oh, gusto ko kasi marinig yung kanilang mga boses sa gagamitin natin on air. Lahat ng mga gusto magpadala ng video na may, syempre may boses nila para bumate, maririnig yung boses nila dito sa ating programa. Basta padala lang sa ating website. Mag-email lang. Anong email? Yung email address ko, Lumidina. Miss Lumidina@yahoo.com. Doon. Doon mo bubuksan na. MissLumidina@yahoo.com. Ayaw mo yung isa? Eh, dito na lang sa MissLumidina@yahoo.com or Lumidina_Gabay ng OFW@yahoo.com. 5 minutes before 10, hanggang 10:30 po tayo, pinag-uusapan natin ang OS Scholarship Program at yung mga comments ng mga kaibigan natin na nabasa ko kanina sa Facebook. Ito, yeah. Si Nilda, meron pa yung sasabi niya. Sige. Miss Lu, twice na rin akong di nakaboto. Sayang nga, pero wala naman kami magawa kung ayaw payagan ng amo. Kala kasi nila, pag nagpupunta sa Meko, magre-reklamo ka. Ah, yan. Eh, huwag mo sabihin. Miss Lu, plastic ka. Ito, Tito Lu, may din sa maganda reaction dito kasi kakaiba naman siya. Galing to kay Miss Lynn Azarte. Sabi niya, ayoko na pong bumoto. Bakit? Kasi baka masayang lang dahil maraming mandaraya sa Conilec. Wala. wala daw bantay sa abroad. Yan, sabi ko kanina. Ito, sabi niya ito, may anti-dagdag bawas na ba tayo? Kasi nga yung epekto ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Sa abroad naman siguro hindi naman maglalakas loob dyan kasi wala namang private army. Correct. Tsaka din siguro ina-address din siya ng Comelec. Oo. Diba? Okay, Isabelita Castrodes. Mas mabuti nga kung mga kaboto mga OFWs para maipakita rin namin ang pagsuporta sa ating gobyerno kung sino ang mga karapat dapat iboto at umupo sa posisyon. Pero mahihirapan yata ang iba. Kagaya ko kasi di naman basta-basta mga kalabas. Sana po ay may online voting na para mas convenient para sa amin. Oh, si Ellen, thanks sa pagbasa ng comment namin. O nga, si Ellen ang sipag-sipag magbasa ng comment. O, 324 members kayo, no? Tatamad lang mag-comment. Tuloy hindi sila sikat. Diba? Okay, mabalik tayo sa programang Gabay ng OFW International. Siyempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Tatlong dekada ng servisyong tapat at nararapat. Nasaan yung ating technician? Ang PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. SSS, OFW, believe kami sa inyo at pag-ibig fund sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Tanungin nga natin si Jenna, kung ikaw OFW, boboto ka ba sa abroad? Kung ako po yung OFW, opo. Bakit? Kahit nadadayan. Naniniwala kang hindi dadayain. At naniniwala kang hindi masasayang ang boto mo? Opo, naniniwala po ako na hindi po nila dadayain yung mga boto kasi napaka-importante po ng mga boto natin, especially po ng mga manggagawa po natin na nasa ibang bansa. Their vote counts po here in our country. Siyempre, no? Kaya lang hindi kasi mawala, kagaya nung sinabi kanina isa na baka madaya dahil sa Pilipinas, hindi pa tayo high-tech. Ewan ko lang kung automation sa abroad. Automation ba? Kasi alam mo ba, hindi ako nakaboto ng automation. Talaga? Ako nakaboto. Nasa abroad ako. Nasa Singapore ako. Yung, di ba, hanggang alas stress lang yung yes, yung voting. Pagsara. Yeah. Dumating kami 5:30. Tama. Mali yung aming, nauna yung booking namin bago ko nalaman na may automation na. Pero hindi ko naranasan. Pero sa akin, Tito, sana whether totoong mayroong dayaan pa o wala man, sana gawin lang natin responsibility natin. Responsibilidad din ng gobyerno paano protektahan, but at least para sa atin, malinis ang konsensya natin na nagagawa natin yung obligasyon natin para sa bansa. Whether may dayaan o wala, gawin lang natin ang responsibility. Okay. Pabalik ang programang Gabay ng OFW International. Makalipas ang ilang paalala, dito pa rin sa DWBL 1242 kHz ang ating bagong bahay. Sa mas kinalawag na servisyo, bawat isa'y sigurado, protektado, programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. Feel health, lubos na maaasahan. Feel health, kaagapay ng bayan. Okay, para sa mga kababayan nating OFWs, patuloy pa rin po ang advance payment. Ang mga OWP members ay maaaring mag-advance payment ng 2 years
o maximum na 5 years sa buong taon ng 2012 this year. Ang premium payment ay 1,200 pesos bawat taon. Ito po ay discounted rate. Dahil sa susunod na taon, ang premium payment ay 2,400 pesos na bawat taon. At kung mag-advance payment ng dalawang taon, ipakita lang sa mga accredited collecting agents abroad ang inyong valid contract o valid working ID. Yan po ay paalala mula sa PhilHealth. Kahit saan, anim ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ang ating oras alas 10 po ng gabi, 30 minutes na lang tayo dito sa DWBL 1242. Ang oras ay hatid sa inyo ng PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan protektado. Okay, connect na tayo sa Singapore sa K102.3 FM. Dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Ano yun, Jackie? Ewan ko. Pakibigay lang. Okay. Makakausap natin mamaya si Redbert ba yun? Redbert, isa pa ring scholar sa University of the Philippines. Kung nakikinig siya ngayon, Jackie, connect na ba tayo sa Hello Asia sa K102.3 FM? Ito po yung kaisa-isang OFW radio program na naririnig sa Singapore. At ang Hello Asia sa Singapore ay ito rin kaisa-isang Pilipino radio show doon na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya pinagtsatsagaan kami. Yes, yun nga. At ngayon, topic lang natin ay tungkol sa scholarship sa mga kababayan natin na nakikinig. Tanungin mo siya uli kasi siyempre, si Jackie may nahan. Magiging interesante ito para sa inyo para malaman ninyo kung paano nyo po kamaging kapakipakinabang ang inyong pagiging OFW, i-apply nyo po ang inyong mga anak sa OWA scholarship. Yan. So ilang taong ka bang susuportahan ng OWA? Last year na po ito. Kasi incoming fourth year na po ako. Mm-hmm. So kung gaano po yung duration po nung course na kinuha nyo, ganoon din po kahaba ang suporta ng OWA sa inyo. Oo. Pero bilib ako sa kanya, may nagsasummer job siya sa OWA pa rin. Oo nga. OWA-ng OWA. Para tagaroon ka na. Ganoon po kami kamahal ng OWA. Ah, talaga. Di maganda yan. Tapos, Jenison, paano yun? Hindi ba mahirap humingi ng yung allowance na binibigay? Yung processing naman po ng aming financial assistance, kailangan nyo pong ipasa yung report of grades nyo para makita din po ng aming head, which is si Ma'am Rosaline Lavine po. Para makita din po niya kung saan po kayo mga subject na hirapan, tapos kung magaganda po ang grades nyo, tapos kailangan nyo din pong ipasa yung inyong certificate of registration, yung katunayan po na na-enrolled ka na, para po ma-process yung financial assistance. Pag kumpleto naman po yun, wala naman pong problema. So more on reimbursement, saan dating niya? Parang reimbursement. Tanong ko lang, paano kung nagka-problema ng nanay mo abroad, hindi natapos ang kontrata, so stop ang scholarship? Kasi po, ang nanon po sa akin, parang hindi po, tuloy-tuloy po. Tuloy pa rin. Once na ma-enroll. Kasi hindi mo nang ka-problema na nagka... Problema. Ang problema ng nanay niya sa amo, di ba? And actually, mas kailangan nga nila ng assistance at that time kasi nawala ng trabaho ang nanay. Oo nga, okay din yung OWA scholarship na yan. OWA, congratulations! Oo nga, okay, sa mga nakikinig na anak ng OFW, basta mataas ang grades ninyo. Opo, may maintaining naman. Oo. Okay. Pero nagbibigay din sila ng assistance, for example, bumababa kayo sa gate ng subject, tulutulungan ka ba nila? It's more on counseling po. Okay. Together with Ma'am Rosaline Lavine, tatanong po kanyo saan po kayong subject medyo nahirapan. Meron din po kaming pinifill up na qualitative report na mag-reflect din po kung may mga nahirapan kayo in school, in na-encounter ba kayo ng problema, ganun. Then magpapasa din po ng report. Mm-hmm. So, basically, madali lang talaga maging scholarship, maging scholar ng OWA. Acquiring the scholarship, opo. Kasi, it's more on the welfare po ng mga, okay. Ng ating mga
OFW. Oh, sandali. Ah, tuloy natin yan mamaya. Samantala, 10:04 ang ating oras dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Meron na tayong sabayang broadcast sa Singapore. Batiin muna natin mga kababayan natin sa Singapore. Sa Hello Asia sa K102.3 FM. Magandang gabi. Bati ka naman, Jonas. Yan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan sa Singapore. Isa pong magandang at mapagpalang gabi ng Sabado. Yes. Mag-text lang kayo sa 0926-617-8082 kung gusto yung bumati. Or sabihin nyo lang kung malinaw ang ating broadcast dyan sa Singapore sa K102.3 FM. Mamaya, makakausap ulit natin ang ating OWA scholar. Siya po yung anak ng isang OFW na medyo hirap yung kanyang magulang, kaya nag-abroad yung kanyang nanay. Meron siyang $400 na sweldo. Pwede pala siya mag-apply sa scholarship ng ating gobyerno para makatulong ang OWA sa mga anak ng OFW. Kailangan maging matalino. Kaya tandaan nyo yan, ha. Yung mga anak ng OFW, huwag po kayong pasaway. Pero siyempre, bigyan muna tayong balita sa mga kaibigan natin sa Singapore. Diyos muna tayo, 10:05. Ano ba mga balita sa Pilipinas, Jonas? Sige, go, go, go! Unang-una dyan, isang magandang balita, inaprubahan na ng 30 pesos na aumento sa NCR, pero di ito ikinatuwa ng mga manggagawa. Hatiin pa kasi ang 30 pesos kung saan 20 pesos ay effective June at ang karagdagang 10 pesos ay sa katapusan after 6 months. Ayon sa grupo ng mga workers, para magkaroon ng disenteng pamumuhay, dapat 1,000 pesos per day ang sweldo ng mga manggagawa dahil sa pataas ng pataas ang bilihin, pamasahe, kuryente, LPG at tubig, pati na ang tuition fee ng mga estudyante. Mukhang okay, nagdita. Okay, ang news naman natin eh, nako ah, sikat na sikat ngayon si Manny Pacquiao. Pati ang kanyang nanay ah. Tuwan-tuwa ako kay Mami Junisha. Kahit nasa Amerika at busy sa pag-ensayo si Manny Pacquiao para sa kanyang laban sa June 9 kay Timothy Bradley. Wala ba ako newsbed? Pinag-uusapan sa Amerika, lalo ng mga gays, dahil sa kanyang statement tungkol sa pag-endorso ni US President Barack Obama para aprobahan ang same-sex marriage. Eh, dapat si Manny Pacquiao, huwag na masyadong... Mag-concentrate na lang siya sa kanyang... Boxing career. Yeah. Kasi baka matalo ka pa dahil parang... Pero mag-Hollywood movie siya, ha? Pero pinapatanggal sa kanyang Nike endorsement. Bakit? Because of that statement. Bakit? May ari ba ng Nike eh? Hindi, kasi okay. Nagpiprotesta yung mga customer. Patrons ng Kasi po, dala ng kanyang renewed belief on his religion, ay nagpahayag si Pacman ng pagtutol dito sa same-sex marriage. Inaaprobahan na nga o ini-endorso ng United States, yes. US President. No, diba? Yun ang pinakamakapangyarihan tao sa mundo. Isa tapos sa eh, Manny Pacquiao eh, yeah. Nag-comment. Eh, alam nyo, marami na ngayon kababayan. Ako tuwa-tuwa ako sa mga kaibigan kong ganyan. Wag lang... Siyempre, meron din ako opinion sa same-sex marriage, pero... sana mag-concentrate na lang siya sa kanyang boxing career. Ngayon eh medyo naiintriga siya. Sabi mo nga yung endorsement ng Nike eh talaga sa kanya. Yeah. Yeah, parang hindi ko gusto yung para kasi ang parang sabi sa kanya ang statement niya yata ang mga third sex yata dapat lang mamatay, parang ganun yata. Ganun yata ang kanyang statement. Ito na nakalagay sa Bible, pero sabi niya hindi na misquote lang siya, pero hindi naman siya nagsulat noon. Yung writer ang nagsulat at binigyan siya, parang pinapalabas siya, nag-comment siya. Pero okay. May kakampi siya. Si Miriam Cambao, di ba? Kakampi niya si Miriam Cambao. Ano pa ang news natin para sa mga kababayan natin sa Singapore? At ito, pinaboboycott dito ng mga religious group ang concert ni Lady Gaga sa May 21 to 22 sa SM Mall of Asia. Uh-huh. Dahil ayon sa mga konserbatibo nating mga kababayan, eh, nagdidepict daw ng pangdemonyo o mga hindi Antichrist ang mga kanta ko, at mga gestures sa kultura natin. Pag ganyan ni-intriga, mas lalong pupuntahan yun ng mga concert goers, no? Well, totoo din naman. Ako nga, parang interesado ako eh. Pero ako wala ka, Lady Gaga. Hindi kasi nakita ko talaga dito yung mga video niya. Pag nakita mo, it's somehow Antichrist talaga. Antichrist talaga. Mayroon siya mga video na nakaangkas siya kay Jesus Christ sa motor. Tapos, kunwari siya si... Alam mo yung mga depictions lang. Yung lyrics talaga. Niya, pangit. Yes. Oo, hindi yung pagkultura Pinoy. Yeah. Basahin mo nga, sige, diretso. Ide-diretso natin. Malinaw daw ating broadcast sa Singapore, sabi ni Ligaya. Alam mo si Ligaya, ng buhay ko talaga to. Lagi siya nagsasabi sa akin. Malinaw po ang inyong broadcast dito sa Singapore. Go ahead po, Miss Lou. Yan. Ayon sa mga konserbatibong grupo na nagpoprotesta kanina, bad influence lalo na sa mga kabataan at hindi daw
matatawag na freedom of expression ang pinag-aagawa nito sa mga concerts niya, kaya pinagbabawalan din ito sa Indonesia at pinotesta sa South Korea. Ayon pa sa mga religious groups, tama lang na magkaroon ng national conviction ang mga mamamayan laban sa international singer dahil sa pambabastos nito sa pananampalataya ng mga Pinoy, particular na sa nanireklamo ang kanta ni Lady Gaga na may pamagat na Judas, na may lyrics na sumisira sa imahe ng Panginoon. Itinanggi naman ng producer ng show na Antichrist si Lady Gaga at overreaction lang daw ang mga Pinoy. Pinaboboycott yung kay Lady Gaga, pinaboboycott din mga China products. Alam mo bakit? Alam mo, di ba? Ito ha, wala pa rin tigil kasi sa pagpatutsada at parinig patama ang Chinese government sa Pilipinas dahil sa issue na pinag-aagawang Scarborough Shoal. Earlier ay nag-cancel ng mga trips, no? Ang mga travel agencies ng mga turistang Chinese na mamamasyal sana sa Pilipinas, sa Bora at sa Ilocos Norte. Alam niyo, pang-apat ang mga Chinese sa mga turistang madalas mamamasyal sa Pilipinas, at sinundan pa ito ng mga pagtapon sa dagat ng mga bananas na dinala doon na meron daw peste yung mga prutas natin. Siyempre, kawawa naman yung mga farmers sa Davao. Correct. Pero may mga politikong nagsasumasaw-saw, ang sabi nila eh, dapat i-boycott na rin natin mga produkto ng mga galing sa China. Alam mo, sa Divisoria, sapatos made in China, mga laruan made in China, yung mga school supplies made in China. Bakit natin tinatangkilik? Kasi po mura. Sibuyas made in China. Pero sa Tito Lou, dapat alam mo yun, diba? I don't believe kasi in boycotting. Kung tingin natin mali ginagawa ng China, wag din natin gayahin. Yun ang sa akin eh. Pero sa akin sana sa China, wag naman kayo magparang bata na hindi nyo kami pinayagan, may problema tayo. Ito gagawin namin para sa inyo. Parang hindi naman magaling. Tsaka makawa naman kayo sa Pilipinas, sa puro na nga kami, kinukuha nyo pa yung kayamanan dyan. Correct. At Tito Lou, sana maging objective lang din ng China. Mayroong international law on that. Dapat sundin nila. Obvious naman na napakalamit ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Sa China. Ito pa ha. Laki-laki na nga nila eh. Merong epekto daw ang Scarborough Shoal na yan. Scarborough Shoal ay islang mayaman daw sa langis. Sa mga OFW sa China, kasi ngayon may mga nai-interview sa isang channel na yung mga OFW sa China, kapag daw tinatanong sila, sumasakay sila sa taxi, hindi nila sinasabi ng mga Pilipino sila, kundi sinasabi nila Thai, Malaysian, Taiwanese. Mm-hmm. Kasi natatakot sila na yung epekto ng issue na yan sa, alam mo naman, syempre, stranger sila doon. Yeah. Pero nakausap ko si Secretary Baldos, Rosalinda Baldos, kahapon kasama si Nikan Famironag sa isang press con. Ako ngayon nagtanong kung totoong may epekto yung issue ng Scarborough sa mga OFW sa China. Wala pa raw silang formal complaint. That's good. Di ba? Baka wala pa, baka hearsay pa. Kasi naman sa buong mundo, sino ba pinakamaraming tao sa sa buong mundo? Mga Chinese! Sabi nga, diba? Pagsabay-sabay na umihi daw ang mga Chinese, lulubog ang mga Pilipino. Ang dami nila, million. Pero sa akin naman, Tita Lou, napakalaki ng lupain ng China. I-cultivate na lang nila. Ibigay na nila sa atin, mas malapit sa atin. Oo nga. Sa iba pang balita, dahil hanggang 10:50 lang tayo, tatawag ulit tayo sa Hello Asia. Patay ang mag-ina sa naganap na sulong sa Dalawang Gusali sa...